Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay gusto kong ipakita sa inyong aking diagnostic tools na ginagamit dito sa aking salier. No. So, una-una, ito ay ginagamit natin sa gasoline na fuel pressure. So ito ay gasoline na fuel pressure tester. Kita natin, no. So sa diagnosis, kailangan natin na ma-detect kung okay yung pressure ng gasoline. So ito ginagamit natin. Then ito naman sa diesel engine, no. Ito ay diesel engine compression tester. Dito malalaman natin kung yung piston ring o kaya balbula ng isang makina na diesel engine ay may singaw o kaya loose compression. Ito naman ay para sa gasoline engine. Para sa gasoline engine din to, ang purpose nito ay para ma-detect natin na yung makina ay malaman natin kung loose compression din. So sa diesel engine. Ito naman ay ginagamit natin to sa pag-diagnose ng mga diaphragm o kaya vacuum mechanism ng mga ng makina. No. Makita natin dito pag tinakpan ko malalaman natin yung vacuum. No. Yan. So, pag-diagnose. Ngayon, meron tayong mga scanner. Kita natin. Ito, may scanner ako rito. So, makita natin na tatlo, no? So, ito. Meron tayong movie gate scanner. Meron tayong fax wheel. Yan, scanner. So, yung mga modelo sa akin ngayon, madidetect natin kaagad kung ano ang problema. At meron pa akong tinatawag na oscilloscope. So, ito ay oscilloscope na kung saan kung yung ating sasakyan ay medyo luma na o kaya yung kanyang OBD port ay hindi nakipag-communicate sa mga scanner natin kanina binanggit ko. Dito, pag ginamitan natin ang oscilloscope, malalaman natin yung mga signals ng bawat sensor. So, ganito, 8 channel, kumbaga 8 channel. So, ibig sabihin niyan, sabay-sabay, walong sensor ang kayang malaman yung kanyang signal. Kaya waveform. At meron din tayo sa ngayon ng kadalasang problema ngayon. Ito sa kabila para ito ay yan. Ito yung ating huling tools sa pinakalitis na tools na binili natin. Ito ay special tools na ginagamit sa pagtanggal ng alternator pulley. Yung mga modernong sasakyan ngayon, hindi na kagaya dati na meron lang tayong socket wrench o kaya box wrench, then puller, tatanggal natin yung pulley. Sa ngayon, ang mga alternator, ibang klase ng pulley. So, ang pulley nila ay yung may clutch type. Na ibig sabihin, kapag ang ikot ng makina mo ay clockwise, yung alternator pulley mag-i-engage. So, iikot yung alternator. Pero pag pinaikot mo ng counterclockwise, mag-freewheeling lang yun. So, yung ganong klaseng alternator, para mabaklas ang pulley, ay kailangan ng special tools ng ganito. Ngayon, kadalasan nasisira doon sa ganyang alternator ay
yung pagkasira ng kanyang puli. Ibig sabihin, kapag medyo mababa ang RPM mo, nag-i-sliding siya kung may depekto na yung kanyang puli. So, kadalasan, ang papalitan mo lang doon ay yung alternator puli. So, para mabaklas yun, ito, meron tayong special tools. So, kumpleto ito. Ngayon, makikita natin iba-ibang itsura kasi bawat brand ng sasakyan o modelo, iba-iba ang design. So, hindi basta-basta matatanggal kung wala kang ganitong special tools. So, guys, sana kung may problema kayo sa sasakyan nyo, bisitahin nyo ako rito sa Talyer ko. Baka matulungan ko kayo sa mga problema nyo sa inyong sasakyan dahil kumpleto naman tayo sa sa diagnostic tools, no? Then, meron tayong mga special tools. Actually, bukod dito, meron pa ako iba special tools. So guys, inaasahan ko kayo, no, na pumunta dito sa aking Talyer para mas matulungan ko kayo sa inyong problema sa sasakyan. So maraming salamat sa inyo lahat. Sana sooner, no, makita ko kayo na nagbisita dito sa aking Talyer. Thank you.